Inilitas kayo ang inadagay sa ating bayan. Sa araw
Diyos ko'y tinatanggap at pababalik ko sa Kapa. Ako, Diyos ko, ang tinatanggap at pababalik ko sa Kapa. Ako'y kaawaan, o mahal na Diyos, sa ayon sa iyong pagandang loob, na mga kasalanan ko ay iyong pagbibigay, ayon din sa iyong pagbibigay sa amin. Hugasan mo sana ang aking kalungan, palisayin mo ang aking kasalanan. So kayo ay nilagyan
at paniwala sumampalataya sa mabuting balita. At ang mabuting balita na iligtas tayo ng Diyos mula sa kasalanan. Yan ano po, isang pangamalaan dito ng Miyerkules na Rabo ay mahal na paalalahanan kayo na pag-ayuno at pag-abstinensya. Pag-ayuno at pag-abstinensya. So, ipag-ayuno na ako ngayon ang pinag-usapan ng pag-aayuno. So, pero sa atin, hindi lang pag-aayuno. Kasama yung abstinence. Ano yung pag-aayuno? Ano ba yung pag-aayuno? Sa atin, bilang mga nag-aayunong Kristiyano, ano yung pag-aayuno? Kasi may hindi ka rin interpretation ng pag-aayuno. Para sa atin, ang pag-aayuno ang ulit. Ang pagbawas ng pagkain. At para sa atin, mga katoliko, ang tinatawag natin ang pagbawas ng pagkain ay kung tawagin natin ang isang kusog na pagkain. Ang tawag natin. At yung dalawang pagkain natin, kasi tatlong beses tayong kumakain sa isang araw, umaga, gabi at kapahapunan. So, isang kusog na pagkain na yung dalawang pagkain, nanginginig tayo. Anong gusto-gusto ng pagkain? Mga tangalihan, kapahapunan. No, yun lang yung gusto ng pagkain. Isa lang, yung dalawa, hindi busog. Bitin. Medyo gutom ka pa. Kung ikaw ay kumakain ng isang tasang alin, doon sa dalawa, ahati ko lang yun. Para pa sa iyong hindi busog na pagkain. At walang merienda. Walang merienda. Tayo po, sa batas natin, bilang pananampalataya. Ang requirements naman doon ay kung tawagin natin ay 18 taong gulang. Wala pa naman kayong 18 taong gulang. So, kayo'y kanilitan ay mga bata pa. Pero sana, may pamangkin yung turo na sa inyo kasi kapag pumunta kayo ng 18 years at baka wala pang turo sa inyo. Hindi nila ng obligasyon ng mga 18 taong gulang hanggang 29 years old. Yung si Bakit Father hindi nakasama yung 16 years old? Ba't hindi nakasama ang senior? So, ang tawag natin doon sa mga 16 years old ay mga senior citizen. Ba't hindi na sila kasama? Kasi, may hindi na lang kumabot yung mga senior. Kapag kumabot yung mga 16 years old, may kalimitan na dyan, may hindi na lang kumabot yan. Kaya baka kapag hindi nyo pa kapag ng ayuno na yun, ay baka magkasakit lang. So, kaya sila accepted na yung mga 60 years old. Pero yun, wala 18 years old hanggang 59 years old. Yun ang pagkaayuno. Ulitin natin, yung pagkaayuno para sa atin, isang buong pagkain. Sa English, one full meal. So, yun ang namin interpretation. Kasi ako, kaya ko sinasabi ko sa iyo. Kasi mayroon po kita, ang bawa, magandang mo na ibang nagkaayuno sa kanila, wala ko nilang pagkaayuno. Tubig lang. Tubig lang nila ang nakainin nila para sa araw ng pag-aayuno. So, yung iba naman, wala silang nakainin buong pag-araw. Pero kung sa akin ng gabi, paglubog ng araw, pwede silang kumain
ay gaano kadami. Sa ating 24 hours ng araw na yun, to the whole day, mula alas 12, puno ng madaling araw hanggang alas 12 ng araw na yun. Hindi yung ating pagkakulong. At wala merienda. Hindi pwede yung may merienda. So yun yung ating pinatawag na pagkakayon. Para kayo yung bilan nito. Kasi yung pangalaman sinasabi natin, ano ba yung pagkakayon? Oh. Ang naman yung abstensya. Kaya masabi na yung sasabi nito. Kasi sinabihan na ang mga kung bakit hindi ang mga alagad yung nagkakayon, ano sa loob, sa pagkakayon. Yung lalaki hindi kakasalo. Yung sa loob, hindi kami masasabi yan. Pagandingin na lang ang ibig. Pagandingin na lang ang ibig. Sa mga, yun din yung panahon na talagang kinakailangan ng ating pagkatulo. Pero kung sa ano ba, ibig sabihin, hindi tayo kayo obligado. Pero kung sa ano, gusto ninyo ang pagkatulo, yun sabihin mo, Father, may intention ako eh. Mag-aayon mo ako ngayon para pagkamahal ko sa nanay ko, ay ganito. Huwag mo walang mga intention nito. Pero sa akin, ay dalawa na pa ang panahon ng aking pag-aayuno. Tuwing Miyerkules ng Rabo, as Wednesday, at saka Good Friday. Yung Miyerkules Santo. Bilang yung dalawang panahon na hinihingi ng simbahan na kayo ay mag-ayuno. Pero hindi naman pinagbabawal ng simbahan kung gusto ninyo mag-ayuno na higit sa dalawang araw na yan. So, pangalawa ay yung abstinensya. Yung abstinensya ay mula ng 24 na taong bulan. Sino na ang 14 years old pataas? Nasa patay? Mga 14 years old na pataas? Oh, yan. Yun ang kasama ng abstinensya. Pero dahil sa bahay, at di naman minsan yung mga magulang, hindi na nagluluto ang dalawa. Isa na lang ang iluluto. Yung abstinensya ay hindi pagkain ng karne. No? Hindi pagkain ng anumang uri ng karne. Maliban na isda. Hindi pwede kumain ng karne. Baboy, baka, banog, o kambing, o ano bang ulo ng karne ng ayo, maliban lamang ang isda. Isda lamang. Sino hindi kumakain sa inyo ng isda? Kakain mo yung isda para makompleto. Hindi pwede yung puro bago yung kami lang. Alam mo kung bakit tayo ngayon mga nakasakit? Malungkot ba kayo sa pagkain ngayon? Malungkot ba kayo sa pagkain? Alam mo, kung ikumpara ninyo yung pagkain ng panahon natin, hindi kami ayun eh, tibak-tibak na yung pagkain. Nung una, konti lang yung ulam, marami lang kain. Ngayon, lumisan yung ulam, ginagawang kain. Kaya, lumisan ay napupunong kain ng sakit. Bakit? Sa dami na natin ginagawin. Pero kung bakit
kabalitaan ng Pilipino dito sa Pilipinas na patuloy sa mundo. May nabalitaan na kayo na nabalitaan sa mundo dito sa Pilipinas? Wala! Yung namatay sa katakawan. Marami na namatay sa katakawan. Sa darulong na hindi na nangisin. Pagkatulog. Yun. Gawa ng katakawan yun. Anong tawag ng mundo? Yung hindi na nangisin pagkatulog niya? Anong tawag ng mundo? Bakulog. Baka kayo ba kumuli? At sabi nyo po sa report na UNICEF, marami ngayon ang mga bata overweight. So, 13 ang uling report. Yung report ng Tumaro sa territory ngayon, 5% na ng mga bata ang overweight. Gawa ng katakawan. Pero balik pa ako, pagkaayuno. Pagkaayuno, hindi pagkain ng karne sa araw. So ano na mga araw? Ito po, hindi pagkain ng korne ay mula na yung nagpapatawang gulang hanggang wala po bibig ng dad. Hanggang nagpapuhay ka ay bawal ang pagkain ng korne. Wala na yung nagpapatawang gulang. Sa mga panahon po, pinakulang ang simbahan. Ano yung panahon po, pinakulang ang simbahan? At saka ang Biyernes Santo. On the universal rest, every Friday. Dapat every Friday, hindi tayo kumakain ng karne. Pero dito sa Pilipinas, na-exemption tayo. Para sa mga naman. Na-exemption tayo. Na hindi kumain ng karne kasi doon po kasi hindi mag-usoy ko mong nag-preacher rito. So binigyan tayo ng exemption. Pero ang exemption naman ay kapag panahon ng ordinary time. Panahon ng Kwaresma, hindi tayo exempted. Pero yung regularitas, may regularitas po ay mayroon kong campaign. Ano yung campaign ng regularitas? No meat on Friday. No meat on Friday. Bakit? Para pabawasan daw yung tawagin ko na ito siguro yung meat. Ito po kasi yung meat yung kanilang mga kuko. Yung mga kuko ng mga hayop na ginagamit yung kuko yung nagigamit ng meat. So kaya mo magawas ang kuko para sa kausan ng kalimasan. Pero ito, tayo yung nag-aayuno, tayo yung nag-absolentia, para ano? Para tularan ng exercises. Para ilalim natin na matuto tayo ng alin, lalo-lalo na parang ito ang kayo tuturo sa atin. Ano yung kayo tuturo sa atin? Ang pagtitipid sa sarili. Pakinggan nyo sa English, no? Sa
hinay mo ang pamaalinin. Higilan ninyo ang pagpupuloy. Higilan ninyo yung sugat sa katawan. Alam sa atin ang mga
kayo tumutulong sa kapwa nito. Yung pinahati mo rin ko, yung self, corporate works of mercy, Lord the Lord, visit the sin, visit the prisoners, yung mga ipinahati mo rin, gagawin ang inyong katawan. Gagawin ang inyong sugat sa katawan. Ako'y lahat sa sarili. Iluligtas na yung pinagyanan kahit sa lugar. Sa araw na yun, hiling-hiling ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumama, ako'y tutugon agad. Hindi man sabi ng Panginoon. So sa ano ko, ay makita natin yung kahalagahan ng absensya at pagkakalulo bilang mga pananampalataya na sumusunod kay Jesus. Magdalingin na nawa ito. So pagkakas natin naman, ay may bahagi yun ang natin magsunod kay Jesus. Kasi bakit? Kasi tayo, tayo ay mga tumutulong kay Jesus. Maghahagod ang sarili para magdulot ng kaligtasan sa iba. So, yun po ang namin sa kaligtasan. Ba't yan ang pagpapahirap sa iba? Ba't yan ang pagpapahirap sa iba? Kasi, hindi magdaan ng kabahan. Tutulungan tayo ng pagpapahirap. Tutulungan tayo na tunay na naman sa buhay. Ang buhay ng mga inililigtas ng Diyos. Kasi bakit pumunang iligawin ang mga iligtas ng Diyos. Ang tumutulong sa kapwa, ang gumagawa ng kabutihan, ang umiiwas sa kasalanan. So, yung kung pag-aayuno, ang pag-aabsensya na yun, tools. Kami, pag-tulong, aming pagtulong para po isa buhay natin ang buhay ng isang mabuting tagasunod ng ating Panginoong Jesus Cristo. So ito po yung iniiwanan ko sa inyo. Iniiwanan ko sa inyo na malaking po na itutulong ng pag-aayuno at ng absensya. Sa pag-iwas sa kasalanan at sa pagawa ng hamon ng ating Panginoong Jesus. Si tayo po at panalangin ng bayan.
Bye.